Malakas pa nga rin daw mga idol at kaya pa rin mag-compete sa championship ng team ng Golden State Warriors sa susunod na 5 years hanggang 2027 mga idol, ayon dito kay Charles Barkley. Sabi niya nga sa isang interview, ang nakakatakot nga daw dito sa team ng Golden State Warriors ay kaya nilang manalo kasama itong si Kuminga at pati na rin si James Wiseman. Sabi niya they could actually be dangerous for the next 5 years. Magiging nakakatakot pa rin daw ang team ng Golden State. Kumbaga sinasabi ni Barkley, hindi pa tapos ang Warriors sa isang championship. Kaya pa nga rin nilang makapag-compete dahil nga sa anilang mga inaalagaan na batang player na talaga namang matataas ang potensyal. Kung matapos man ang era neto ni Kirby, Clay and Draymond, nandyan si Jordan Poole, Kuminga at pati na rin si James Wiseman. Kaya naman takot etong si Barkley para sa buong NBA dito nga sa sitwasyon ng Golden State Warriors. Handang-handa na nga sila sa future nila mga idol. At iyan nga mga idol ang resulta din ng magaling na pagdadraft sa NBA draft at magaling na pagde-develop ng kanilang mga players. At patunay nga niya ni mga idol ay itong si Jordan Poole. 2 to 3 years ago sa G League lang siya naglalaro pero ngayon ay pinag-uusapan na nga natin ang kanyang future bilang all-star player. Pinag-uusapan din natin mga idol ang kanyang napakalaking contract extension. At all thanks nga yan mga idol sa magaling na pagde-develop nga ng mga coaches na itong Golden State Warriors. Para bang na-maximize nga nila mga idol ang mga potential ng kanilang mga player, lalo na ang kanilang mga batang player. Kaya naman mga idol, sa sinabi nga ni Charles Barkley, isang sigurado, magiging very exciting ang mga susunod na taon netong ang team ng Golden State Warriors at magiging very entertaining naman para nga sa mga fans. At sa ating next balita mga idol, Kendrick Nunn nag-opt-in na nga sa kanyang kontrata sa Lakers, 5.4 million. After nga yan nang hindi siya makalaro mga idol last season dahil nga sa kanyang bone bruise injury. Pero ayon naman sa mga latest reports mga idol ay okay na nga daw yung tuhod neto ni Kendrick Nunn at ready to go na nga rin daw siya mga idol para sa kanyang team na Lakers next season. Makikita na nga mga idol finally na mga Lakers fans kung ano bang maiaambag neto nga ni Kendrick Nunn. Last season kasi mga idol siya sana ang primary backup point guard neto ni Westbrook. Aasahan nga siya sana ng Lakers mga idol sa kanyang scoring at playmaking. Pero dahil nga sa kanyang naging malalang injury sa kanyang tuhod, nawalan ng aasahan ang team ng Lakers. Pero sigurado yan mga idol, looking forward na nga ang mga Lakers fans sa pagbabalik at paglalaro for the first time din nan para nga sa Lakers. At sa ating next balita naman mga idol, ibinalita na itong si Bradley Beal nga daw ay will decline yung kanyang $36 million na player option at magiging free agent nga daw siya mga idol this summer. Pero ang problema, matapos nga na lumabas itong balitang ito, ay nag-tweet din si Bradley Beal. Sabi niya wait, at natawa nga siya mga idol. Hindi man malinaw kung pinapatungkulan niya nga mga idol yung balita about sa kanya. Pero hindi pa naman din kasi official itong balitang ito. Sinabi dito, will decline pa nga lang. Binabalak pa nga lang daw na i-decline neto ni Bradley Beal ang kanyang player option. Pero dahil pa nga rin sa narinig na maraming NBA fans na will decline, sapat na nga yun para sa kanila para nga gumawa ng sari-saring trade rumors. Pero ang magandang gawin natin mga idol para nga hindi tayo malito ay maghintay na lang tayo ng kaunti. Malapit na rin ang free agency sa June 30 nga daw ayon sa mga ilang balita. Abangan natin mga idol in the next 2 weeks kung i-decline nga ba talaga ni Bradley Beal at magiging free agent at lilipat nga siya ng team or baka mag-o-opt-in nga lang siya sa kanyang kontrata at babalik sa kanyang team na Wizards. At sa ating panghuling balita ng mga idol, ito ang GM ng Sixers ay balak dalin yata yung dating mga Houston Rockets player dito sa team ng Philadelphia. Dahil interesado nga daw sila dito kay Eric Gordon at pati na rin kay PJ Tucker. Balak na nilang offeran itong si Tucker mga idol ng 3 years 30 million para nga mapunta dito sa Sixers. Maging teammate muli itong si James Harden kagaya nung sa Rockets. I-re-reunite yata mga idol neto ni Daryl Morey ang 2018 Rockets dito sa 2022 Philadelphia 76ers. At ang dahilan nga mga idol kung bakit niya ito ginagawa ay dahil siguro familiar na itong si Tucker pati na rin si Gordon sa playstyle ni Harden. At fit nga rin kasi sila dito sa Sixers mga idol. Mabibigyan nga nila ng spacing itong si Harden pati na rin si Embiid. Tapos very tough players pa nga ito na siguradong makakatulong sa team ng Sixers. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!